Hi guys, good morning. Welcome back to our channel. So, kumusta kayo guys? And for today's video, skin care. Ay, charot talaga ako ngayon. Hindi pala guys. So, pag-uusapan talaga natin ngayon. Ito seryoso na guys. Ang pag-upload. Wow! Kasi nung first video ko, nung last video ko about sa OFW. Kumusta bilang isang OFW. So, ngayon pag-uusapan natin yung sahod. Yung sahod, of course, yung sahod. Kumusta na ang sahod? Nung video ko noon, kumusta yung sarili natin? Pero ngayon, kumusta yung sahod natin? Oo guys, kumusta yung sahod? Bilang isang OFW. So, maraming OFW na Filipino sa iba't ibang panig ng mundo. So, ang topic ko ngayon is about Taiwan caretaker salary. Caretaker ako guys, caretaker yung trabaho ko dito. Marami yung hindi, ang alam ko lang kasi dalawa, so, pero marami ang mga trabaho dito sa Taiwan sa mga OFW, lalong-lalo na sa mga Filipino. Pero marami ding mga tao dito na katulad ko, OFW, hindi lang Filipino, kundi may Indonesian, Vietnamese, Thailand, or ano pa ba dyan. Meron ding mga Black American, Black African, ganyan. Sorry if I'm wrong, pero yun ang nakikita. Meron ding mga Amerikano, mga ganun, mga British. So, maraming mga trabaho dito na. So, ayun guys, tinawag tayo ni Lolo at Lola. Nakakakaba. Kaba-kaba dyan. Ay, kasi tatay siya guys. Tinatay niya kasi. Ay, sorry. Pasintabi sa mga kumakain dyan. Kasi may problema siya sa pagtatay. So, ayun. As you can naririnig nyo. So, ayun. So, pag-uusapan natin yung sahod kasi tumatay pa si Lola. Yung sahod dito sa Taiwan sa mga caretaker na katulad ko, okay lang siya guys. Kasi nag-increase naman siya. Almost ang increase niya is 5,000 sa peso. So, noon, umabot lang siya ng mga 25. Ngayon, umabot na siya mahigit ng 30. So, kung ikaw gusto mo mag-upload, hindi ka lugi. Kung ang placement fee mo naman is konti lang siya. Yung placement, yung binabayaran mo sa agency, konti lang. Yung hindi ka umabot ng 100, dapat ano lang, 40 to 50, okay na yun. So, yun nga guys, ang sahod dito sa Taiwan, tumataas na. Lalo na noong pandemic. So, nagkapresyuhan talaga noong pandemic. Kasi, umuwi na yung mga trabahante sa Pilipinas. I'm talking to OFW Pilipino. Kasi Pilipino naman tayo. Oh my gosh. So, hindi ko alam sa ibang lahi. Indonesian, Taiwan, Thailand, Vietnamese. So, yung experience ng mga Filipino nung pandemic, umuwi sila. Kasi nga, natatakot, ayaw magpa-vaccine, at higit sa lahat, noong sahod na kunti pa, kaya umuwi sila. And yung iba naman, nahuhomesick. And yung iba naman, yung trabaho nila hindi maganda, kaya umuwi sila. So kami dito, naiiwan. Hindi pa nakaka-uwi. Sana makaka-uwi na tayo next year. Kasi mag-graduate na yung bunso ko. Wow! Hoping makauwi tayo. So, yun nga yung sahod, guys.
May agency tayo dito, may broker tayo dito, may binabayaran pa, may kaltas pa, insurance, health insurance, and broker's fee. Yun talaga, wala tayong magawa sa broker's fee kasi government standard, government policy, government blah blah blah. So babayad, magbabayad tayo ng broker's fee na wala siyang ginagawa. One day lang yung ginagawa niya. Pero maganda naman kasi. So ayan nga guys, yung sahod. Sahod ang pag-uusapan. Welcome back guys. Hay nako, mahirap talaga ang magiging isang manggagawang Pinoy sa ibang bansa. So yung ay kakaligo lang natin guys. So ang sahod dito 20,000 Taiwan money. So equivalent yan ng, depende sa rate, equivalent yan ng 1.75 na sa ano tayo, 35. So 35 yung sasahurin mo a month. Pero yung trabaho naman, as in talaga, caregiver talaga, pero ang tawag nila is caretaker. Caretaker, pwede kang may kasamang iba, asawa ng inalagaan. Kasi matanda, usually dito may matanda, alagaan mo. Yung iba, may asawa na lalaki or babae. Then, magluluto ka, maglilinis ka, para ding domestic helper. Pero, dapat marunong kang makipaglaban. Kung ano yung nasa job order mo, example, mag-alaga ka ng matanda, matanda lang talaga. Kailangan talaga sa abroad, kailangan may fighting spirit ka, kailangan matapang ka. Hindi yung matapang na makipag-away. Matapang ibig sabihin, alam mo yung rights mo, alam mo yung pinasok mo, alam mo yung karapatan mo. So, rights nga, di ba, karapatan. So, kailangan alam mo yung mga patakaran na nandoon sa kontrata mo. Pag alagaan mo lang ng matanda, focus ka lang talaga sa matanda. Pero dito, usually, mga amo, separate ng bahay, pero minsan, kasama mo. So, depende yun sa kontrata talaga. Sa kontrata pa lang malalaman mo na. And sa interview, kung kasama mo ba amo or kayo lang ba dalawa ng alaga mo. Kasi pag dalawa lang kayo ng alaga mo, mas maganda yun. Wala ka masyadong alalahanin, hindi ka masyadong kakabahan, di ba? So, yun lang nga. Kailangan, pang mag-abroad ka, 100 decided, 100% na pursigido, determinado, 100% intact yung isip, at 100% physically fit. Pero sa akin kasi kailangan mentally, diba? Kasi pag nasa abroad ka, may stress ka, madidepress ka, mahohomesick ka. Kailangan yung mindset mo, yung pag-iisip mo is intact, malakas talaga. Kailangan malakas talaga yung isip. Kasi pag hindi malakas, yung iba umuwi na baliw na, umuwi na wawala na sa sarili, umuwi na parang mental stress, yung hindi makausap man, pero iba na yung sagot, di ba? So, ganun lang. Kailangan sa abroad, malakas ang isip. At malakas ang katawan. And mentally talaga, mentally, physically, intact. Kasi yan, katulad ko, may lolo ako, tawag ng tawag, tapos tumawag sa akin, matapang. So yung lola ko, nag-nebulizer siya guys. Kasi ang sakit niya, pneumonia, tapos breast cancer survivor. So, malala talaga guys. Alagain. Tapos,
may sakit pa naman sa isip. Yung masakit sa isip, yung malimutin, may dementia na, may Alzheimer pa. So, mahirap. Malimutin na nga, hindi pa makakatulog. May sakit na nga sa baga. May sakit pa ng ibang-iba-iba dyan. So, yun nga guys. Sobrang hirap talaga. Kailangan lang ng lakas ng loob. Abroad pa more. Abroad pa more. So, ganun. So, ang factory naman, malaki ang sahod ng factory kasi Taiwan standard sila. Wow! Government standard. Naka-government standard sila. Company talaga. As in company, maganda yun. Kaso guys, depende sa company. Kung marami silang overtime, ang company is maraming profits, maraming profits, and maraming mga business na kinikiter. Yung malakas yung business na yun sa company, mas maganda kasi maraming OT. Depende rin. Kasi ang iba, pag walang OT, sahod lang, tapos nagdo-dorm, nagbabayad ng pagkain, and marami pang mga kailanganin. So, mas maganda ang factory pag maraming overtime. So, sa caretaker naman, libre na yung bahay, libre na yung kain. Ang problemahin mo lang yung pang-dot-dot. Pang-load mo sa cellphone mo para makadot-dot ka, unlimited dot-dot. O, yun. At saka, ang mahirap sa caretaker, yung walang masyadong magandang tulog. Tulog manok lang. Kaya, yung iba na stress. Kasi nabaguhan sila sa trabaho. Kasi sa Pinas, maga matulog. Pag gabi naman matulog, may business sa gabi, may diskarte sa gabi. Pero dito, wala kang diskarte. Diskarte lang, mag-alaga ka ng matanda na hindi matutulog. So, ayun. Ay, Diyos ko. So, ayun lang, guys. Masasabi ko, pang mag-abroad ka tiyagaan, na alam mo sa sarili mo, kaya mo mag-abroad. Huwag mag-abroad pag hindi ka mentally, physically fit. Or I mean, mentally, physically not ready. Kasi pag hindi ka ready, mahuhumsik. Yung kailang excited ka mag-abroad. Hindi lang excited na pa-plant mo na, natatanim mo na sa isip mo. Kahit mahirap, kahit under pressure ka, tatanggapin mo trabaho mo, mag-a-adjust ka, tatanggapin mo yung trabaho mo kasi kailangan may matutunan ka, kailangan tatanggapin mo sa trabaho kasi kailangan may magandang opportunity na gusto mong makuha. So, ayan lang guys. Thank you for watching.